ninyo ang Panginoon, nakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Dinikha niya ang langit at lupa, kanya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isla't ibon, mga bubak at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, din ang kanyang ngalan. Lahat ng nilikha niya ay mabuti, inagyaman niya ng lubusan. Hinin mo ang Panginoon, nakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Hob. Sinabi ni Hob, "Aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan. At sa galit nitong Diyos, ako'y kanyang ibinuwal. Bakit ako inuusig? Wari kayong itong Diyos. Di ba kayo magsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko'y maitalat, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko upang sa habang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong dinatutulog ang aking tagapagligtas na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamasdan at mukha ang makikita ng sariling mata at di ng sinumang iba. Ang puso ko'y nananabik namamasdang ko na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang.
makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay mag-ahari na, taligdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aking mga paa, ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo,
Sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang Yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo ng ngayon na binili ni Jesus sa kanyang mga alagad na kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira sa isang bahay, doon sila'y manatili. Pero maganda mapansin yung halaga ng isang tahanan, halaga ng isang pamilya. Hindi ba sa pamilya unang-unang ipinapahayag ang pananampalataya? Hindi ba sa ating mga Kristiyano, ang una nagturo sa atin ng pananampalataya ay ang ating mga magulang? At yun din ang sinumpaan ng mga magulang. Nung tayo ay bininyagan, ang mga magulang ay nangako na aakayin tayo patungo sa Diyos, makilala ang Diyos. Our first teachers of faith are our parents or family members. Kaya sa bahay, unang ipinapahayag ang mabuting balita. Hindi ho dito sa simbahan, kundi mula sa simbahan, nagpapatuloy ang mabuting balita sa ating mga tahanan. Kaya magandang itanong din sa atin bilang Kristiyano, sa mga pamilya ba natin may puwang ang mabuting balita? Sa ating tahanan ba, may lugar ba ang Diyos? Kasi kung nasaan ang Diyos, naroon ang kanyang kapayapaan. Kung saan nananahan ng Diyos, may pag-ibig siyang alay, may kapakayapaan siyang iniiwan sa atin. Kaya magandang tanong sa atin, sa ating tahanan ba, may puwang ba ang Diyos? Hindi lang po sa pagdarasal, kundi sana din po sa ating pag-uugnayan sa bawat isa, sa ating pagpapakita ng malasakit sa iba. Sana maging salamin din ito at bunga ng ating panalangin. Naalala ko ho, nung sinasabi ho ng nanay ko, bago ka maglingkod, maglingkod ka muna sa bahay. Because charity begins at home. Sasabihin niya sa akin, maghugas ka ng pinggan, magbunot ka diyan. Sasabihin ko, bakit ako? Sabi niya sa akin, di ba gusto mo maglingkod? Sige, simulan mo na. Maghugas ka ng plato. Kung yung paglilingkod ay ipakita din sa tahanan nagsisimula. At sana tayo din bilang Kristiyano, charity and faith begins at home and is fostered at home. Nagsisimula sa tahanan at pinatitibay din sa tahanan. Yan po ang halaga ng bawat pamilya sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya po ang simbahan ay laging handang ipagtanggol ang dignidad ng pamilya, ang dignidad ng bawat tahanan, dahil sa tahanan nagsisimula at umuusbong ang binhi ng biyaya na ipinunla sa atin nung tayo ay bininyagan. Kaya magandang tanong sa atin, sa ating tahanan ba, welcome ba ang Diyos? Sa tahanan ba natin, may puwang ba ang Diyos? At sana ang masagot natin kay Jesus, Panginoon, tinatanggap ka namin. Welcome na welcome ka sa aming tahanan at pamilya. Manahan sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ng mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo.
ang ating itugon, basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya, naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bokasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyaya ng mabuting panahon at mayamang ani, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming ipinakikita sa aming buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kung tinapay at alak na mula sa'yo, muling iawagin sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ikinulugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan Niya'y kami tinanggap. Ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap, kahit na siya ay hindi naiba sa iyo,
minabuti niyang maging di rin iba na iba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo noong inihain niya ang sarili ng kami makasunod mo. Kaya naman iyong idangal siya at iyong itampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ay lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng buhay na ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikaan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Patet et videte poniam suavis est Dominus beatus vir qui sperat isperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest. And I will give you rest, says the Lord. Gusto
pater et vitae te, quoniam suavis est Dominus, beatus vi qui sperat, sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lonely will hear me glad. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus, beatus vi qui sperat, sperat in eo. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalhatian ng aming nilalahukan sa tinitiis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Iniinduo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunuwalhati ka namin.